Tumawag ako kasi napanood ko na yung video. Naiiyak ako hindi dahil sa kalagayan mo, kundi dahil natutuwa ako kasi hindi ako nabudol. Bisit ka. Ayan mga kachup-chup, kasama ng akin sunflower. Andito na naman po sa inyong harapan ang isang nagpapanggap na makata na ang pangalan ay si Tang, na naniniwala na nasa langit ang mga bituin, nasa dagat ang mga dolphin. Kung talagang mas maganda ka sa akin, ito ang salamin, iyong tanungin at iyong alamin na bakit yung boyfriend mo ay nasa akin. Boom! May pang intro lang po kayo naman, parang others. Andito na naman po tayo para na naman sa isang napakagandang video. Kayong lahat ng mga solid kachup-chup ko, alam nyo po kung kailan ko lang binibitawan ng salitang pa-share. Sinasabi ko po ito kapag kaalam ko ang laman ng video ko ay maganda. Ngayon, maganda po ang video natin. Baka makabudol tayo ng mga taong nakakaluag-luag sa buhay nila. Bakit hindi naman? O, i-share ninyo! Parang awa nyo na, hindi sa akin, kundi sa taong nangangailangan. Yung mapapanood yung video ngayon, si Kuya kasi BioTV natin, na solid supporters din ng si Tang, na laging nangihingi ng bigas kung saan-saang live. Tinutulungan ko pang pumunta kung saan-saang live para lang manalo din ako sa palaro at ibigay sa kanya. Ngayon, dumating sa punto na kailangan kong maniguro dahil meron ako nabudol sa isang live na ang pangalan ay Gilbert Ambro. Siyempre, hindi ko na po ito pera. Kaya kailangan sa tama mapunta. Kaya kahit gaano kalayo, taga Bataan pa po yan si Kuya Kasibyo. Inistorbo ko talaga ang buhay na nananahimik ni Kuya Ipe natin, ni Kaipe Official. Shout out sa iyo Kaipe, maraming salamat. Pinuntahan doon ngayon. Anong resulta? Iiyak-iyak ako ngayon. Pati yan sila ni Kaipe, nag-iyakan doon. Kasi nagkamali kami sa aming iniisip. Nag-isip kasi kami ng hindi maganda. Hindi nyo rin kami masisi kasi lalong-lalo na po ako. Ilang beses na po ako nabubudol. Lagi na lang malaman ko na lang sa katagalan yung pera pala na ibinigay. Hindi naman pala para talaga sa ganun, sa mga ganyan-ganyan. Kaya ngayon, dahil marami na po akong mga kaibigan na mas mataas ang experience kaysa sa akin, nagtuturo sila kung paano ko labanan ng mga budulista na yan. Kaya ngayon, hanggat maaari, ako lang ang budol queen ninyo. Kasi ang pangbubudol ko, hindi po para sa sarili ko, para sa ibang tao. Shout out sa inyo dyang mga budulista na tuloy. Mga budulista, ha? Mambudol kayo para sa kapwa nyo, para balang araw. Magkasalubong tayo, magpasalamat pa kami sa'yo. Nagigigil ako sa'yo, ha? Tama na yung pagkamakamasarili ninyo. Tigilan nyo na yan. Panahon na para naman ng iba naman ang lumigaya. Ay, nako. Tsaka sa video na ito, reaction na lang tayo dito. Kasi ang inutusan ko lang talaga mag-vlog nito ay si Kaipe. Antayin nyo na ako mismo personal sa Pinas pagka naka-uwi na ako. Hindi ko alam kung kailan pa hanggang kailan pa ako dito. Basta sabi ko sa inyo, mga sitangers ko, walang bibitaw dito para mapatunayan ko sa inyo balang araw yung pinagyayaw-yaw ko dito kung may katotohanan. Dahil ang bawi lang talaga ng sitang ngayon ay sa pagla-live. Dahil ano man namang gawa ko ditong vlog, hindi ko man to bansa. Sige pa akong vlog ng lugar nila dito, hindi nakatulong pa ako sa bansa nila. Antayin ko yung pag-uwi ko sa bansa ko at doon ako mag-vlog kung ipakita ko man yung magandang lugar. At least bansa ko, kikita ang bansa ko. Tigilan na natin yung pagtulong sa mga ibang bansa na sila lang din naman ang mas nakikinabang. Tapos halos tira-tira lang din naman ang ibigay sa atin. Tayong mga Pilipino, magsama-sama para sa bansa nating umangat. Saka natin iwanan kapag bonggang-bongga na. Kaya mga nagta-travel dyan na nasa ibang bansa, huwag yung masyadong galingan kasi hindi nyo naman bansa yan. Ngayon, pag pumunta dyan ang mga tao, mga Pilipino rin ang pupunta sa bansa na yan. O ano ang binigyan nyo? Yung ibang bansa.
Kung i-vlog nyo yung mga sarili nating ano, magagandang galaan doon sa Pinas. O di yung mga ibang bansa ang pumunta sa atin, kumita yung bansa natin. Nalayo na tuloy tayo sa pinakapunto. Ito talagang mahirap pag nakaharap na ako sa camera kasi yung bibig ko, akala ko naka-live pa rin ako. Pasensyahan nyo na kasi nagpa-practice pa ako ngayon para balang araw magaling na akong vlogger. Na ano kasi ako, nasanay ang bibig ko na laging naka-live. Kasi ako talaga ang tao na ayaw ko ng edit sana. Kung ano talaga yung totoo, yun sana ang gusto ko. Kaso hindi naman pwede yung ganun na lang lagi na mag-live tayo ng mag-live. Manawa din naman kayo, lalo na nagyayaw-yaw lang naman ako. Na tingnan nyo ngayon, napapagod na ako, panuurin nyo na nga lang yung video na to. Ayan. Para makita rin ang sitang. Pag-dus kay life ko yata. Naano na yun pa na yung explain ko dito? Oo nga. Ito yung grocery na binili ko sa kayong magulay pa kanina. Ano? Ayan. Bawang ko. Tapos ito, binilan ko siya ng shampoo, isang ano, sabon-sabon para may magamit. Water. Binilan ko natin sa water. Sardinas na may. Toyo. Bali yung natira sa Bigas, nasa prepared na 1-7. May 800 yung natira. Binili ko ng grocery at nag-check na lang po ng delivery. Ano po yung pinanginan mo? Hindi na siya mayroon pagtanghali, may makain tayo. Tapos, binilhan ko na din siya pag sa umaga. Pwede naman yan. Pang-dessert po yung kindi. Ayan na po. Salamat ako kay Ma'am Sitang sa mga biyaya at nagkalog sa akin. Sponsor na si Sir Gilbert Tumbro. Salamat sa iyo. Kay Ma'am, kay Juan, si Wonder Ma'am 27. Ayun, masuporta din sa akin. Ayun. Ilermix TV. Masumusupport din sa akin. Salamat po. Yun sa lahat kay Mami Sita. Maraming salamat. Ito na po, nag-aarap lang po kami ng kaapit. Salamat ako sa mga isama natin sa Whitey World. Si Ma'am Shailen. Si Chung Luis, si Rosena, kay Daddy Roger, kay Ma'am Evelyn Victorino, kay Ma'am Maria Velasco,
ay Ma'am Elvira Roquillo sa Dogs Family. Yun. Sherwax Journey. Ay Totoy Bibulong nyo sila. Ay Wife Wolf Panor. Maraming maraming salamat. Pag-support na. Nakalimutan ko lang mga ibang. Basta maraming lahat po kayo sa kaibigan sa Wedding World. Maraming salamat po. Kay Ma'am... Si Japper. Lalo-lalo na kay Idol Japper. Salamat. Parang nakalag lang dahil sa kanya. Si... Friendstar. Friendstar kay Amy Jokes MTV. Pati mga... Nagkikaya at ako mag-vlog. Kita ako, salamat ako si Biyaya kung nagkalok nyo sa akin ngayong araw ko ito. Isa ito sa pinibad yung ito. Salamat po kung sana maunawaan niyo ang kalagayan ko. And, magandang umaga uli. Nandito po tayo ngayon sa tinitirahan ni ano ni Kasibyog. At anong pangalan niyo po? Willie Yosebio. Ayan, kayo po ang ano pinsang buo ni ano ni ang basta pagkakilala ko sa kanya kasi Yosebio TV. Ito po Vicio. Magandang umaga po. Ayan ha. Kumusta naman po ang buhay dito ni ano ni Yosebio sa inyo? Ako po ay mausisa ano magtatanong-tanong ako sa ano niya. Ano nangyari sa pamilya niya? Pamilya niya po? Basta kahiwalay po silang usaw eh. Bago po siya ay nagtatrabaho, pinapadala niya ng pera sa anak niya. Hindi siya ay balakas pa. Saan dati ang bahay nila? Sa Laguna po siya dati. Palipat-lipat po siya kasi siya. Si Jeff Cook po yan eh. Oo. Palipat-lipat po yan. Ngayon. Nung baldado daw siya, may nila siya. Halos wala na siya tumanggap. Nag-anggap po siya. Namag-anak siya at nag-anggap po. Ang mga kapatid niya na saan? Kapatid niya. Ang mga kapatid din niyo kasi medyo may hirap din ang buhay. Layo-layo po yun. Nasa Baguio, nasa Laguna. Talagang ano, kasi ito si Kasibyo, nung nagla-live ako, nagpunta yan sa live ko. Actually, hindi ko po siya kilala. Nagpunta yan sa live ko, tapos sabi niya, Kaipe, magandang umaga, ako'y mangingi ng tulong sa inyo dahil ako nga ay stroke survivor. Siya po ngayon ay, ano, naggagamot pa? Buti nakakapag, ano naman po, hindi naman siya nagiging pabigat sa inyo. Alam ko, iba yung sinasabi mo. Kailos naman din naman po. Ayan, ang aking, ano, ang aking... Nahipiyaw po, me. Paano po ang sa, ano, sa mga pang-araw-araw na gastusin ni, ano, ni Kuya Kasibyo, ano po ang... Pinangyakasya lang po namin din. Ayun na lang po, bali. Kasi, bali, ako lang po nag-anap buhay mag-isip sa amin.
Ayan. Kasi po yung anak ko, apat. Kasi dati, nung nag-ELS ako, yan, nirecommend ako yan sa, sabi ko, itong mga tao, puntahan mo. Doon ka manghingi ng tulong dahil ako kako, wala pang revenue ang aking channel. Sabi ko, kung manghingi ka ng tulong doon sa may revenue, pinapunta ko siya doon kina Ma'am Sitang, tapos yung mga kaibigan na namin na nasa US. Yung one time, may nagtanong sa akin, sabi niya, Kaepe, ano ba itong si Kasibyo TV? Kilala mo ba yan kamag-anak mo? Sabi ko, hindi ho. Sabi niya kasi nanghihingi ng pera. Tapos, sabi niya, alam mo, sa pagbibigay ng ano tulong, wala namang problema yan. Kaya lang, sabi niya, masakit isipin na kung sino pa yung kababayan mo minsan, siya pa ang gagawa ng hindi maganda. Kaya ang nagbigay sa akin ng ideya na puntahan siya, itong mga kaibigan na natin na nandito nag-YouTube na mga ano na, mga successful ng kanilang channel, sila ang nagbigay sa akin ng ideya na puntahan kayo dito. Taga Marilao, Bulacan po ako. Oo. At itong aking mga kasama ko yan sa trabaho, at inaya ko sila na samahan ako dito sa lugar niya. Ayan, at sabi ko nga minsan, sabi ko kahit pabarya, tumulong tayo, sabi ko. Maging ano sana natin yung pagtulong, maging habit, dahil mas okay na lang po na tumulong kaysa tayo ang tulungan. Ano po? Ayan. si Kasibyo ay naiyak sa aming pagdating kanina. At kami ay malayo ba ang ano dito, bilihan ng bigas? Dahil lang pagpunta namin dito, pinabibilan siya ng isang sakong bigas at saka kunting grocery. Medyo malayo. Sa kabilang barangay po. Kabilang barangay. Malayo ka pala dito sa ano, no? Talagang yung bilihan, mga ano, palingki. Ano yan? Grocery po? Grocery po yan? Hindi po, sa bigas lang. Bigas lang. Eh, yung grocery po, saan makakabili? Sa bayan pa po. Sa bayan pa. Sabi ko naman sa... Yung wala ditong mga ano, wala ditong may mga tindahan na malapit, kaya yung maliliit na tindahan na. Ayun. Oo, diyan na lang tayo bibili. At para maka ano na tayo, maipaabot natin ang tulong na pinapaabot ng ating kababayan na nasa ano, South Korea, si Ma'am Sitang Vlog at saka si Gilbert Ambro. Ayan. Ayan, at ito po, nakausap na po natin ang pinsan niya, yung tinitirahan ni Kasibyo. At ito po yung bahay na tinitirahan niya. Ito po siya nakikitira sa kanyang pinsan. Kuya, pasensya na po. Ako ay medyo mausisa lang po. Ano? Wala po bang bisyo si Kuya Kasibyo? Wala po. Wala, hindi po marunong magtalpak. Okay, maging ano po tayo. Kasi ako po ay pangalan namin ni Ma'am Sitang dito ang nakataya. Ayaw po namin na mapahiya tayo. Maging transparent lang po. Kasi ako nagsakripisyo talaga ng oras at saka ano, ang aking mga kasama ay inanyayahan ko na makarating dito. Kaya ayaw ko nang ano, mas maigi na itong yung usapan natin ay diretso. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. yung tamang usapan na po ang ating gagawin. Ano? Ayan, at andali. Update ko na lang kayo mamaya, mga kahanap buhay, dahil gagawa natin ng video si Kasibyo, ha? Wait lang muna, ha? Kausapin ko lang si Kuya Kasibyo. Diyan muna kayo, ha? Kasi kailangan maisali ko to sa vlog ko. Wait lang kayo dyan. Ako, magre-ready na ako ng panyo nito. Mahina ako sa ganito, mahina ako. Paano ba mag-mute dito? Kaya kasi Bio. Kaya ako nag-ano nag
nag-live sa YouTube kasi nahanap kita. Ah, naiiyak na ako. Tumawag ako kasi napanood ko na yung video. Naiiyak ako hindi dahil sa kalagayan mo, kundi dahil natutuwa ako kasi hindi ako nabudol. Ay, busit ka. Pinag-isipan kasi kita ng hindi maganda dahil nga marami na rin kaming naibigay sa'yo, di ba? Hindi ka naman nag-upload. Kaya sabi ko, yung ibinigay na tulong sa'yo dahil iba, galing sa ibang pera yun, hindi baling galing sa akin. Okay lang yun na mabutol ako. Eh, ayoko mapahiya sa ibang tao kasi mahirap kitain yung pera. Ah, buisit ka talaga. Kaya tuloy ano, sobrang natuwa ako kasi napunta yung pera sa talagang nangangailangan. Kaya tinawagan kita kasi nagigising ko lang, napanood mo yung video mo. Nag-live nga ako sa YT kasi hindi mo ko sinasagot. Eh di ba kapag ka, nagla-live ako sa YT, napunta ka kaagad. Sabi ni Kaipi, ang layo daw ng palengke dyan sa inyo. Kaya nga sabi ko Kaipi, nakalimutan ko na yung ano ni Kasibyo, kung ano yung spelling sa messenger, dahil ang dami na. Kasi hingi akong tawa dahil nag-isip ako ng hindi maganda sa iyo. Ay, naku. Hindi, kaya talaga kita pinapuntahan kasi nga, di ba hindi ko naman yan pera. Nabudol nga lang natin yan sa live, tapos mamaya nagkamali pa eh. Ayaw kong mapahiya sa ibang tao, di ba aling pera ko. Ay naku, busit ka talaga. Bilisan mo magpagaling ha. Huwag mo masyadong mahalin yung sakit mo kasi na magtatagal yan sa'yo. Lagi kang maglakad-lakad, exercise mo yan palagi. Gigigil ako sa'yo, ah. Ay, naku! Napanood ko kaya yung video mo, kaya sabi ko, talagang tatawagan kita kasi hingi akong tawad. Magpasensyahan mo ako, nag-isip talaga ako ng hindi maganda sa'yo kasi never ka pang umakyat sa live ko! Nagigigil ako, ah. Nag-live nga ako ngayon kasi sabi ko baka pumasok ka. Katulad, nakita ko kaya yung lakad mo, naalala ko yung tatay ko, kasi diba stroke din yun, pero pinilit niya rin pinilit niya talagang makalakad ulit kahit papano, lagi siyang nag-e-exercise. Yun lang talaga yung itinawag ko sa'yo, kasi hindi ako pasensya. Diba nga, naalala mo, kapag ka nagpupunta tayo sa ibang live, talagang chinachap pa kita kapag may mga palaro. Kaya sabi ko, humanda ka sa akin pag hindi ka pala totoong nangangailangan, kaya ipabalik ko talaga ang bigas ko. Nagigigil ako sa'yo, ah. Magbabay na ako sa'yo kasi naka-live ako ngayon. Oh, maraming salamat. Tatawarin mo ako. Huwag ka na pumasok sa live ko. May iyak na naman ako niyan. Nanggigigil ako sa'yo. Tumigil ka dyan. Magluto ka at kumain. Bye-bye na. Bye-bye. Salamat. Ay, naku. Nanggigigil ako. Ah. Ay, nandiyan pa ba kayo? Oh, ayan. Napanood niyo na ang lahat-lahat. Ngayon, mag-outro na tayo. Isang salita na lang ang bibitawan ko para hindi na tayo humaba. Salamat! Salamat! Salamat!
Salamat, Mama Chup Chup. Bye.